Right. So, nandito na sa plato ko itong baka-baka na isda. Ang tawag dito ay baka-baka. Ayan, baka-baka. Baka kasi may mata siya. Right. So, ang itsura niya, meron siyang mata. Ayan, no, may mata siya. Itong mata niya. At ito yung kanyang sungay. So, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong isda. Ayan yung bibig niya, oh. Para siya may pagka-monster na itsura niya, no? So, ito siya. Itong balat niya matigas, medyo crispy. So, paikutin natin. Ayun, oh, para siyang baboy na parang baka. Parang, ayan, oh. Yung bibig niya, oh. Yeah, so, ito yung mata niya. Ayan, ganyan siya. So, binasag ko na yung balat niya. So, ito yung lumabas. Yung meat niya, ayan, oh, napaka-thick ng kanyang meat na ang lasa. Parang crab meat ang lasa niya. So, sabi nila kailangan daw ito may sausawan. Tapos, meron din siyang, ano dito, oh, yung parang egg niya sa loob ng kanyang tiyan. So, ganyan lang siya. Meron siyang buto dito na malaki sa gitna. Right. Ayan, oh. Crispy yung kanyang balat. So, tatanggalin yan at timayin yung laman sa loob. Ganun na siya. So, para sa malapitan, ito siya, oh, itsura niya. Ganyan yung kanyang skin. Yan yung kanyang mata. Yung sungay niya, dalawa. At, ganyan yung kanyang bibig. Ayan. So, siguro, ang ganitong klaseng isda, pag sa dagat, siguro yung ganitong klaseng isda, pag sa dagat, iniiwasan ng karamihan ng kanyang kapwa. Kasi, baka matusok ng kanyang sungay. At saka baka nakakatakot siya para sa kanyang kapwa isda. Kaya, pag lumalangoy siya, makita pa lang siya sa malayo, aalis na yung mga kapwa isda niya kasi yung mukha niya o kakaiba. O. Maisip nila, bakit yung baka at baboy nakarating dito sa ilalim ng dagat at nakakalangoy. Yan. So, ayan. Yan lang nakakatuwa kasi ngayon ko lang ito siya nakita. So, inihaw nila ito, inihaw. I think inihaw lang ang dapat sa kanya. Hindi siya pwede prituhin kasi matigas yung kanyang balat. So, iihawin mo lang talaga siya na hanggang maluto siya. So, kailangan alam mo yung timing ng minuto ng pag-ihaw sa kanya para masabi mo na pwede na siyang kainin. Right. So, siguro most of the people gusto nila yung may dugo-dugo or mga half-cook. Pero ako kasi hindi ako makain ng dugo. Kaya, ayan. So, ganyan lang siya. So, sana makasalubong nyo itong isda pag lumangoy kayo sa dagat. At saka, pag nakita nyo ito sa dagat, umiwas-iwas na kayo. Baka matusok kayo ng kanyang matalim na sungay. O, ayan o. So, ganyan na siya. Right?